Sino po ba yung ibong mandaragit na binabanggit sa aklat ni Propeta Isaias? Ba, mukhang bagay ito kay kapatid na Rhea. Oo, kasi dati itong tagasunod ng ibong mandaragit na sinasabi. Inukuit na po ba ang name niya para hindi na malito o madaya ang mga tao sa panahon natin? Susugan kayo, Brother Rhea. Na. Sige. Actually, ang tinutukoy talaga dyan is hindi, kasi kadalasan naman yung binabanggit na ibong mandaragit, pag tinanong mo is yung taga dito sa Pilipinas, yung tagapagtatag nila ika, yun yung inaano nila dyan. Pero yung ibong mandaragit, based sa pagkakakilala na din sa talata kung saan binanggit, is madaling makilala kung sino. In fact, sa Isaiah 46:11, may translation ng Bible na binanggit talaga kung sino yon, si Ciro ng Persia. Katunayan, kapag binasa natin yung Isaiah 46:11, pakinggan po ninyo, makikisuyo nga, Brother Aldrin. Ito po ang sinasabi, Isaiah 46:11, na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Yan. Binanggit sa talata na yan na yung ibong mandaragit ay, sabi dyan, tumawag daw ang Diyos ng ibong mandaragit mula sa silanganan. Na kung saan, ito yung pinatutungkulan nila na Pilipinas di umano. Ang kinatuparan daw niyan ay si, siguro hindi na natin naman, hayag naman yan sa lahat, itinuturo niyan at inaangkin talaga dito na si Felix Manalo di umano ang kinatuparan niyan. Dahil sa banggit na silanganan. Dahil nabasa ni Felix Manalo yon salitang silanganan, ay at naisip niya na ang Pilipinas ay Far East, nagkaroon siya ng konklusyon na ang ibong mandaragit, actually kung ako kasi dating iglesia ni Kristo, wala sa ano namin, sa pag ano namin sa history ng iglesia, even yung ministro sa central na nakausap namin, ito verbal na lang to, dati kasi ako iglesia ni Kristo, hindi ko naman kayo pipilitin kung maniniwala dito. Siya po ay nagpapatotoo na nagsimula daw yung pag-aangkin nila sa Isaiah 46:11 noong panahon na ni KRD. Ibig sabihin, noong time ni Felix Manalo, ang madalas lang daw na makikita na itinuturo sa kanila ng sugo ay yung nasa Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Anghel. Pero noong time na ni KRD, yung anghel. Yung anghel. Anghel. Yun yung inaangkin daw talaga ni Felix Manalo na talagang itinuro sa kanila na abutan ng matatandang ministro. Yung naabutan naman ng mga bagong ministro is kasama na yung Isaiah 46:11. Bagay na hindi naman ito talaga alam ni Felix Manalo. Hindi ipinaangkin na lang sa kanya batay doon sa matandang ministro na nakausap po namin. Ibig sabihin, even yung pinagsusubuan nila ng talata, hindi naman inaangkin talaga ito ayon sa kanya. Ang talagang inaangkin niya is yung pagiging anghel na ang kahulugan ay sinugo. Pero yung ibong mandaragit is sa time na lang daw ito ni Eranio Manalo hanggang sa panahon natin. Pero ipalagay natin inaangkin din ni Felix Manalo. Actually, imposible pa rin na siya ang katuparan nito. Unang-una, dahil binanggit sa talata na yung ibong mandaragit magmumula sa silanganan. Pag binasa natin, makikisuyo ngayong Ezekiel Kapitulo 5, Talatang 5. Kung pag-uusapan ay pagkuha ng direksyon, titingnan natin yung tinatawag na geographical center. Saan magmumula? Kagaya halimbawa, kalino ng tanong, ano ang mas malayo? Sapote ba o Gentry? Ang sagot dyan is depende. Kung saan ka ba nakalocate? Kasi kung yung location mo is mas malapit dun sa Sapote, natural, Sapote ang sagot. Pag ang location mo naman is mas malapit sa Gentry, halimbawa, nandiyan ka lang sa SM Palapala, obvious na obvious ang sagot mo is sa Gentry. Kasi yun yung mas malapit. Kaya kung pag pinag-usapan sa Bible is silanganan, ang tanong is ano ba yung point of reference? Ano ba yung geographical center o batayan ng pagsukat
ng direksyon. Pakilagay nga po, Ezekiel Kapitulo 5, Ezekiel 5:5. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ito ay Jerusalem. Inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at ang lupain ay nanga sa palibot niya. Naalala ko yung iglesia ni Kristo na kinoconvert ako na magbalik loob. Eh nung tinanong ko sa talatang ito, kung ang Pilipinas ay Far East, ayon sa talatang ito, ang center na sa gitna ng lahat ng mga bansa is Jerusalem. Pagka tinignan mo ba yung Far East na ang point of reference mo is Jerusalem, makikita mo ba ang Pilipinas? Hindi makasagot eh, kung ano-ano dahilan eh. Ibig sabihin, kung Bible ang pag-uusapan, ang point of reference is Jerusalem. Ibig sabihin, si Isaias, isa siyang Hudyo, siya ay, ang point of reference niya is Jerusalem. Kaya nung bumanggit siya ng silanganan, silanganan ng Jerusalem. Pagka tumingin ka ng Jerusalem, Far East, makikita po natin dyan yung Persian Empire. Kapag ka tinaluntun pa natin padulo, makikita natin dyan yung Egypt. Kaya makikita, maliwanag na ang Far East na binabanggit sa talata ay yung Persian Empire. Tugman-tugma sa katuparan sapagkat binanggit din by context, Isaiah 44, talatang 28, at nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Tama po ito sapagkat noon time na ito, alipin po sila sa Babylonia at hinulaan yung paglaya at muling pagtatayo ng Jerusalem. Kaya isinugo si Ciro ng Persia, pero mapapansin ninyo si Ciro ay pagano. Ganon katindi ang kapangyarihan ng Diyos, even yung pagan empire, kaya niyang gamitin para matupad yung kanyang banal na kalooban. Yeah. Sabi nga sa Isaiah 46:11, tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Halos kasame dito sa binasa natin na si Ciro ng Persia, sinasagawa ang lahat ng kaligayahan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung katwiran ng Panginoon na ilapat sa pamamagitan ni Ciro ng Persia. Kagaya ng pagpapalaya sa mga Israelita at muling pagpapatayo ng templo ng Panginoon. Ibig sabihin, ang tinutukoy po sa Isaiah 46:11, isang ibong mandaragit, isa pong mandirigma batay sa Isaiah 41, talatang 9 hanggang 10. Isang mandirigma po yan. Hindi po yan mangangaral ng Ebanghelyo. Yan po ay isang mandirigma at yan ay tugma kay Ciro. Si Ciro po ay mula sa Persian Empire, nasa silangan ng bahagi ng Jerusalem, at siya po ay isang mandirigma na nagsakatuparan ng plano ng Diyos na muling palayain ang mga Israelita. Yun po yung masabi. Yan. At madagdag ko, kapatid na Ray, ano, doon sa iyong binabanggit, bilang katunayan na si Ciro nga ang siyang binabanggit dito. Sapagkat akmang-akma sa kanya, yung termino talagang ibong mandaragit. Kasi siya talaga isang mabagsik na manlulupig. Isang mabagsik po ito na mananakop. Ano? Yan. At isang katunayan, babasahin ko muna yung Isaiah 46, talatang, umpisan ko sa talatang 10. Paki-plus natin, ano? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ang mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So dito, mayroong binabanggit na gagawin ng Diyos yung kanyang buong kaligayahan. Baba natin sa 11. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. So merong ibong mandaragit na gagawa ng panukala ng Diyos. Ano po? Ano yung sino yung gagawa niya na panukala ng ating Panginoon?
na yan din ang kaligayahan ng Diyos. Basahin natin ang Isaiah 44:28. Tignan po ninyo. Yan. 44:28. Yan. Na nagsasabi tungkol kay Siro, siya'y aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong pagtibayin ay malalagay. Sino po ang kinatuparan ng kaligayahan ng Diyos na kanyang isasagawa? Sa pamamagitan po ang wika ni Siro. Ayan, kaya nga, tama naman yung pagkakabaybay, dapat pag-aralan natin yung geographical location. No? Kasi sa tagpong ito, kung ang Jerusalem nga ang siyang pinaka-center, no? Mayroong dalawang bansa dyan na naglalakihan na nasa malayong silangan. May Babylonia Yung Babylonia, 700 miles ang layo nun. Pero mas malayo yung Persia. Kasi 1,000 miles ang layo po niyan mula doon sa Jerusalem. At dyan din sa Persia, dyan lumabas si Cyrus o si Siro. Kaya ang binabanggit talaga na ibong mandaragit, hindi po si kapatid na Felix Manalo kapatid. Na siyang offshoot ng Seventh-day Adventist, kundi si Cyrus. Ano? Si Cyrus na siyang tinawag ng Diyos na gagawa ng kanyang panukala na siya rin kaligayahan ng Diyos. Mabuti pa, kapatid na kapatid na Aldrin, kapatid na Lino, babasa pa ako ng isang ng translation. Sige po. Yeah. Paborito po nilang salin. Ito pong Moffat translation. Ganito ang pagkakabanggit sa atin. Babasahin ko muna yung 46:10 ng Moffat. I who foretell the end from the beginning and from old what is to be, saying, my purpose shall stand. I carry out whatever I choose, summoning a bird of prey. Ito yung ibong mandaragit. A bird of prey from the east. Amen. For my purpose from a land afar. I have said it. I will do it. I will carry out my plan. Sino po yung gagawa nito? Yung sabi dito, a man. For my purpose, sino yon? Basahin ko ulit yung 44:28 ng Isaiah, Moffat version din. Who says of Cyrus, he is my friend. He executes my purpose. Sino po yung gagawa ng purpose? Si kapatid na Felix Manalo ba? Na isang offshoot ng Seventh-day Adventist? Opo. Hindi po. Siya nga po. Si Cyrus. Amen. Ngayon, paborito nila ito na salin. Basahin ko pa, yung isa pang paborito nilang salin. Sige po. Yun namang Lamsa version. Ayun. Yeah. Ganito ang sabi sa atin. Nang Lamsa version. Baka maulit yung pinabasa ko nakaraan eh. Wag na. Ako na babasa. May salamin ako eh. Ganito ang sabi. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure, calling a ruler, sweep as a bird from the east. The man who executes my counsel from a far land. Yeah, I have spoken it. I will also bring it to pass. I have purposed it. I will also do it. Sino po yung gagawa ng binabanggit dito? I will do all my pleasure. Sino yung kanyang magsasagawa nito? Ibababa ko uli, 44:28. Tignan po ninyo. Salin pa rin Lamsa. Who said to Cyrus, he is my shepherd and shall perform all my pleasure. Even saying to the Jerusalem, you shall be built, and to the temple, your foundation shall be laid. Sino po yan? Si Cyrus po.
hindi si kapatid na Felix Manalo na lumabas sa Seventh Day Adventist Church, kapatid Nalino. Yan, okay, maraming salamat sa makatiwid sa mga viewers namin. Ang tinutukoy na Ravenous Bird ay walang iba kundi si Cyrus the Great. Kasi si Cyrus ay mandirigma. Apo. Eh mabait naman si Felix Manalo. Ayan. O kaya hindi siya ang ibong mandaragit. Hindi, no? Oo. Eh mabait si Felix Manalo, hindi siya mandirigma. Eh. Hindi. Katulad ni Cyrus eh. No, natakot nga siya sa hapon, kapatid. Ayan. Na. O kaya yung iukma yun. Ayan. Oo.